Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel. Kuya Nanding M. Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sanay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa nalalapit na kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Babasahin ko ang mula sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 3 verses 13 to 17. Dumating noon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog Jordan para pabinyag. Pero tumanggi si Juan at sinabi, "Ako ang dapat na magpabinyag sa iyo. Bakit ikaw ang lumapit sa akin?" Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Hayaan mo. Ganito natin tutuparin ang makatarungang plano ng Diyos." Kaya sumang-ayon si Juan. Matapos mabinyagan, umahon si Jesus mula sa tubig. At agad na nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang parang kalapate at pababa sa kanya. Narinig kasabay nito ang boses mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang minamahal. Siya ang aking hinirang." Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Munting pagninilay sa Linggo ay pagkatapos ng pagpapakita ng ating Panginoon. Kasunod na Linggo nito ay kapistahan naman ng pagbibinyag ng Panginoon. Kaya napakahalaga itong mga yugto na ito upang tularan natin ang mga gawi ni Jesus. May nagtanong din sa akin, "Kuya, bakit kailangan magpabinyag si Jesus?" Nagpabinyag ng ating tagapagligtas si Jesus upang mapaglinis ng tubig ng binyag. Mapanumbalik niya ang lumang pagkatao tungo sa isang bagong buhay. So, iyon po ang layunin ng binyag. Yung nililinisan ang ating lumang pagkatao at tungo sa isang bagong buhay. Isa din itong pagpapagaling sa makasalanan ng kalikasan natin, yung original sin. Kaya meron tayong damit na puti, simbolo ng kalinisan, katapatan at kabanalan. Pero ang lahat ng ito ay binigyang pansin ni Jesus. Kung titingnan natin yung Ebanghelyo ng Panginoon, meron siyang pagpapahalaga sa binyag. Ang binyag kasi ay yun nga, pagpapalinis ng ating lumang pagkatao tungo sa bagong buhay.
Ang sorry po. Ang isang mahalaga din dito ay ang pagbaba ng Espiritu Santo at nagpahayag na ito ang aking anak. Ang minamahal, siya ang aking hinirang. So dito, ito yung pagpapatunay na ang binyag ay isang paraan ng Diyos na makipag-communicate sa tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kung babalikan natin ang ating binyag, hindi lamang ito isang ritual, kundi ito ay isang paniniwala at pananampalataya natin na katulad ni Jesus na nagpabinyag, tayo din ay magandang sumunod sa gawi at mga halimbawa ni Jesus. Ang ilaw, maraming mga simbolo na ginagamit sa binyag. Ang tubig, ang kalinisan, simbolo ng kalinisan, at damit na puti, simbolo ng kadalisayan at katapatan. Ganun din ang ilaw, ang kandila, ang simbolo ng ang Espiritu ay laging kasama natin sa paglalakbay. So ang halimbawa ni Jesus na ito ng pagpapabinyag ay isang reminder muli sa atin ng ating sariwain natin ang ating binyag at tingnan natin ang kahalagahan nito sa ating buhay. Sa ngayon nga, binibigyan pansin natin ang binyag na ito upang maging miyembro tayo ng simbahan, maging kasapi tayo ng isang grupo, isang pananampalatayang katulad ni Jesus, na ang sentro natin ay si Jesus. Kaya napakahalaga ng binyag sa ating buhay. So, ang binyag na ito ng ating Panginoon ay muling pagpapaalala sa atin na ang binyag ay mahalaga sa ating buhay, Kristiyano. So, ito po muli si Kuya Nanding at nagbabahagi at nagpapasalamat sa ating lahat. Salamat.